ulat ng isang mag-asawa sa Maguindanao del Sur na quadruplets pala ang ipinagbubuntis ni Mrs. Ang masaklap, hindi rin tumagal ang buhay ng mga sanggol pagkasilang. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. November 19 na nang isilang ni Naila Uto sa kanilang bahay ang ikalawang ipinagbubuntis. Pero hindi alam ni Naila at ng asawang sina Sir Alik na apat na supling pala ang kanyang daladala. Hindi raw kasi nila nagawang magpa-ultrasound para nakita sana ang baby sa kanyang sinapupunan. Hindi naasahan na apat talaga yun kasi hindi na pa-check up yung nanay kasi yun sa kalagayan dito sa amin, ma'am, palaging may gera. Minsan di sila makaano. Kala namin nga isang bata lang yung laman ng tiyan niya kay parang normal lang na buntis. Maliliit sila, ma'am, kasi 7 months man din sila. Agad dinala sa ospital ang mag-iina. Pero isang araw pa lang sa ospital, binawian na ng buhay ang tatlong sanggol. Kasi para kami na naginip na wala agad yung tatlo. Kahapon kasi nakita ko kasi sila, ma'am, yung tatlo. Nakawawa masyado. Siguro di na kaya na ng heartbeat nila. Baka mahina rin yung heartbeat nila. Premature man din sila kay maliliit. Magkalipas ang isang araw, sunod ding nasawi ang natira pang baby. Ang paliwanag sa pamilya, hindi raw na-develop ang puso ng mga sanggol. Ang kanilang nanay na nagpapagaling sa ospital, huli na nang malamang wala na pala ang kanyang apat na supling. Sa amin kasi, ma'am, sa Islam is pagkamatay niya, ililibing talaga yan agad. Hindi na hinintay, nilibing na po kahapon yung tatlo. Hindi madali para sa pamilya ang nangyari. Pero payo ng doktor, mahalaga na bantayan din ang kaligtasan at kaayusan ng ina. That is one, infection, itreat talaga mabuti ng antibiotics, and of course, counseling. Kailangan talaga ng mental health care because meron po ting tinatawag na postpartum depression. How much more sa kanya na may apat siyang anak na nawala bigla, and kailangan talaga ng tulong at pag-aaruga. Dagdag pa ni Doc kung 2 buwan ng buntis, maaari nang magpa-ultrasound para malaman agad kung ilan ba ang sanggol na dinadala. Mas ina-advisean talaga mag-ingat ang mga mothers na nagdadala ng mga maraming babies. Kasi mas madali kayong ma-high blood, pwede kayong magkaroon kaagad ng preterm labor. So, importante dyan ang inyong pagkain, kumain ng healthy, pero huwag din po kayong mag-overeating. Avoid din ninyo ang mga stress. Si Naila nananawagan po ng inyong tulong para sa kanyang agarang paggaling. Gusto ko po humingi ng tulong sa inyo dahil sa dugo ko. Humingi din po ako ng pangangailangan namin dito araw-araw. Mensahe ko lang po sa mga anak ko. Kahit hindi ko man kayong nahawakan. Mahal na mahal ko kayo. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid, ang mukha ng balita.